Huwag na huwag mo itong gagawin sa halamang snake plant. Mamalasin ka. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat sa isa nating manonood at subscriber na nag-send ng super thanks sa ating channel. Sa mga nais pong mag-send ng kanilang thanks sa ating channel, ito po ay welcome at kayo po ay magiging priority ng channel na ito. Maraming salamat po. Ang snake plant ay sumisimbolo sa growth, renewal at upward expansion in life at kumakatawan sa patuloy na pag-unlad at nagpapatibay sa isang positibong enerhiya. Ito rin ay kapaki-pakinabang sa pagdaloy ng mga energies sa isang espasyo o area. Ang paglalagay nito sa east direction o maging sa southeast direction ng iyong tahanan, negosyo o opisina ay maaaring mag-promote ng family harmony, growth at abundance. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang resulta kapag hindi tama ang paglalagay sa mga ito dahil mayroong mga halaman na maaaring magdulot ng kahinaan sa halamang ito. At mayroon ding mga halaman na maaari mong gamitin bilang activator ng halamang snake plant. Kapag ito ay tinabi mo sa mga halamang ito, aakit na po yan ng swerteng enerhiya para sa inyo. Ngunit, huwag na po ninyo yang ilalagay sa labas ng inyong tahanan. Pwede po yung ilagay sa front door. Huwag lang pong malayo sa front door ninyo. Huwag niyo pong gagawin yon, malas yon. Ang tawag po doon ay money going out. Laging papalabas ang pera at hindi papasok. Dito na magsisimula ang sunod-sunod na kamalasan. Mga halaman na magpapalakas sa snake plant o magsisilbing activator ng snake plant. Ang mga halamang ito ay swerte kapag isinama sa snake plant. At maaari din po kayong magsama ng iba't iba pang mga halaman. Ngunit pinakamahalaga ang mga halamang mababanggit na ito dahil ito ang magsisilbing activator at magbibigay ng suporta sa snake plant para maibigay niya ang good energy o ang good luck energy na maaaring maakit niya at maidulot niya sa atin. Golden Pothos. Ang Golden Pothos ay nagpapalakas sa wealth energy ng ating snake plant. Kapag isinama mo ito, aakit ito ng swerte sa pera at magdudulot po ito ng tuloy-tuloy na expansion para sa atin. Kilala po ang Golden Pothos na nagbibigay ng harmony at swerte, lalong-lalo na po sa mga nagnanais ng expansion sa buhay. Jade plant. Ang jade plant ay umaakit ng wealth at prosperity at nagbibigay ng lakas sa snake plant at pinapatibay ang protective qualities ng halamang snake plant. Kilala po ang jade plant na umaakit ng swerte at kayang mapanatili ang mga naakit na nitong swerte. Kaya't mahalaga na pagsamahin ang snake plant at jade plant. At maaari din pong magsama ng iba't ibang mga halaman, lalong-lalo na po ang mga mababanggit. Peace Lily. Tumutulong sa purifying energy ng snake plant at nagpo-promote ng spiritual growth. Ang mga halaman pong nabanggit dito ay activator po ng snake plant, kaya isama po sila. At tandaan pong mabuti na kapag inactivate na natin ang ating mga halaman, sa loob po natin ilagay or malapit po sa ating main door, huwag niyo pong ilalayo sa inyong tahanan para po hindi po yan magdulot ng money going out. At tandaan ding mabuti na tatalian po ng red ribbon sa tuwing tayo ay nag-a-activate. At narito po ang mga halaman na bawal itabi sa ating snake plant dahil magdudulot na po ng kamalasan. Mga halaman na hindi dapat inilalapit
o itatabi sa halamang snake plant dahil magdudulot po ito ng depleting energy o kahinaan sa ating snake plant. Dahil dito, maaari po itong magdulot ng kamalasan sa atin. Kaya palagi po nating iiwasan ang mga halamang ito. Maaari po tayong magtabi ng iba't ibang mga halaman. Ngunit, bawat halaman po ay mayroong kani-kaniyang kakayahan sa pag-akit ng swerte. At meron ding halaman na nagpapahina sa mga ito. Dapat po natin tandaan kapag ang halamang snake plant ang ating gagamitin bilang mapaswerte, iwasan ang mga halamang mababanggit. Roses. Ang tinik sa halamang rosas ay simbolong sumasalungat sa proteksyong at enerhiya ng snake plant. At posibleng magdulot ng tensyon o quarrel o hindi pagkakaintindihan sa tahanan. Kaya't iwasan po na ilalapit ang halamang snake plant sa rosas. Sunflower. Maaaring mangibabaw ang laki at enerhiya ng halamang sunflower at makakaapekto ito sa banayad na presensya ng snake plant at magdudulot ito ng imbalance. Dahil dito, hindi makakaakit ng swerte ang halamang snake plant at magdudulot ito ng kahinaan sa halamang ito. Kaya dapat iwasan na ilapit ang halamang snake plant sa sunflower. Prickly pear, isang uri ng cactus. Ang matutulis na tinik ng halamang ito ay makakasira sa calming energy at magdudulot ito ng imbalance sa ating snake plant. Meron pong iba't ibang uri ng succulent plants. Pwede po natin ilapit yon o itabi sa ating snake plant. Ngunit wag po ang halamang prickly pear. Tanging prickly pear lamang po ang wag ninyong ilalapit dahil magdudulot po ito ng imbalance at mapapahina nito ang ating snake plant. Malaki ang papel ng mga halaman sa ating buhay. Hindi lamang ito umaakit ng swerte, ngunit nagdudulot din ito ng good health. At maaari po itong magdulot ng balanse sa kapaligiran. Kaya't mahalaga po na alam natin ang mga halamang inilalagay natin at mga halaman na pinagtatabi-tabi natin. Sapagkat maaari pong magdulot ito ng kahinaan sa bawat area at makakaapekto po ito para sa atin. Magdudulot po ito ng kamalasan kapag napahina natin ang ating mga money plants. Lagi po natin iingatan at aalamin kung ano ang dapat natin ginagawa sa ating mga money plants para makaakit ito ng swerte para sa atin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At palagi pong tatandaan na ang ating mga swerte ay nagbumula po sa may kapal. Tayo po ay umaayon sa enerhiyang nakapaligid sa atin. Huwag pong kakalimutan na ang ating mga swerte ay subjective. Ito ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa atin at ganun din sa ating paniniwala. Maraming salamat po sa panonood.